Samantala po, dahil sa problema ng job mismatch sa bansa na nakaapekto sa kalidad ng trabaho ng ating mga kababayan, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bukas sa panukalang repasuhin ang education curriculum ng bansa. Ang sentro ng balita mula kay Daniel Manalastas. Aminado ang senior high school graduate na si Catherine na nagtapos sa vocational course na ICT programming sa ilalim ng K-12 program na nais niya makaharap ng trabaho at sinubukan na niyang mag-apply. Yun nga lang, hindi pa rin siya natatanggap. Kahit na ano ka lang, K-12 student ka lang nag-graduate. Ngayon po, sa mga may mga naghahanap naman ng work, mayroon din ako nakakaano na hindi talaga mabilis or hindi ka kaagad-agad matatanggap. Although na 18 ka na, mahirap pa rin po talaga makahanap. Suportado ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga panukala para repasuhin ang education curriculum para mas matugunan ang problema sa job mismatch. Ayon kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles, sa isinagawang cabinet meeting kahapon na pinangunahan ng presidente via teleconferencing, isa sa mga natalakay ang issue. Dito anya naungkat na dapat ay magkaroon ng reforma sa kasalukuyang kurikulum sa mga paaralan para na rin maihanda ang mga estudyante sa mas magandang bukas at maparami pa ang bilang ng mga may trabaho sa bansa. Sa isang pahayag ng Pangulo sa pulong, ipinunto nitong dapat tignan ang kurikulum hindi lang sa kolehiyo, kundi maging sa vocational courses. Wala pang pahayag ang DepEd hinggil sa pagrepaso ng education curriculum. Pero una nang tiniyak ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na prioridad niya ang pagpapaganda ng basic education sa ilalim ng kanyang pamamahala. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, ang direktiba ni PBBM na i-review ang education curriculum ay napakalaga at napapanahon para sa mas handa ang labor force para mapunan ang mga bakanteng trabaho. Maaari din daw magresulta at mapakinabangan nito ng senior high school graduates na naghahanap ng trabaho. Sa ngayon, simula November 2, 2022, lahat ng public at private schools ay kailangan ng mag-transition sa 5 araw na in-person classes ayon sa DepEd. Sa guidelines ng DepEd para maiwasan ang COVID-19 at iba pang sakit, mandatory pa rin ang pagsusuot ng face mask sa reopening ng klase. Kailangan pa rin may physical distancing at mga classroom ay kailangan may ventilation. Ang mga estudyante, teacher at non-teaching personnel ay pinagbabawalan din kumain ng magkakasabay na magkakaharap at bawal ang mag-usap habang nakatanggal ang mask. Initially, we will start with what we call staggered and clustered attendance of students on a daily basis, where the students will be attending 2 to 3 hours face-to-face classes and the rest of the day in their going back to their homes and where they will be given what we call soft learning modules. Daniel Manalastas para sa Bayan.